Pero kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi ka updated sa ating mga susunod na video. Salamat! Yes, it's a requirement. So definitely, pag wala po kayong social amelioration card or SAC, hindi po kayo makakatanggap. So parang it's parang safe to say na itong mga nabigyan na natin ng second tranche, lahat sila ay meron ito, no, social amelioration card. Meron dapat silang social amelioration card. Kasi mula pa lang ng first tranche, na dapat nakatanggap na sila. So ini-expect natin, meron pa rin silang mapapresent na card for the second tranche. Okay, sir. So, sir, may mga clarification, ano lang po tayo, ha, question or points. Sir, for the record, kasi marami pa rin ang nagtatanong sa amin, sino-sino po ba talaga itong mga beneficiaryo ng second tranche natin ng SAP? Okay. Well, ang mga beneficiaries natin for the second tranche are lahat, are all those beneficiaries who have received the first tranche. So long as they have been validated, na qualified talaga sila, at they have not received any other assistance from other government agency. Ibig sabihin, hindi po nagdoble. So lahat po mabibigyan, basta hindi po nagdoble ang kanilang natanggap, hindi pa sila nakatanggap sa ibang ahensya, at at the same time, nung binalidate po sila, qualified po sila. Okay, sir. Itong social amelioration card, sir, can you tell us about it? Well, social amelioration card. Well, the social amelioration card, ito po yung ginagamit natin para ma-check yung composition, family composition, and yung qualification nila, and yung condition nila during the time of the acceptance of the card, which is the quarantine period. So gusto natin makita kasi doon, paano ba sila naapektuhan nitong pagka-quarantine nito para maibsan yung pagkalat ng COVID virus na yan. So, okay, magiging basis po yan, one, ng family composition, and number two, all the services na natatanggap nila mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Oh, sir, yung social amelioration card, requirement ba to para doon sa ating sub? Yes, it's a requirement. So definitely, pag wala po kayong social amelioration card or SAC, hindi po kayo makakatanggap. Well, hopefully na base sa recent meeting with our financial service provider, we are expecting na matapos or matapos natin, mabigyan natin majority niyan by September 18. So lahat po nakatanggap na ng kanila, no. Please do take note, no, sa ngayon kasi bagamat maraming tayong mga outlets, iba't ibang outlets po ang pwede nilang kuhanan, hindi rin po pwede kasi kumpul-kumpul po sila doon. So may mga limit lang po talagang pwedeng mabigyan sa isang araw. Okay, sir. Sir, kanina na i-present nyo yung ating mga service providers ng ating payout. Sir, paano nagiging process noon? Paano inaano sa kanila yung listing, yung cash na tatanggapin ng mga beneficiary? Well, once na generate na yung payroll, na forward sa kanila, yung money, the funds for this, tinatransfer din po sa kanila. Then, from there, sila na po ang magpapadala ng notices sa ating mga target beneficiaries. So, the notification nangyayari, kasi dahil meron silang SAC form, na-validate sila, meron po silang mga mobile number, and dun sa mobile number po nila, padadala po sila ng ating mga partner service provider ng message kung saan, paano, at kailan nila pwedeng makuha, ma-encash yung kanilang assistance. So, sir, para dun, yes. Sorry. So, in the event na nawala or napalitan yung contact number, kasi may mga nakita ko nitong nag-payout ng SAP dun sa lugar namin, parang yun ang maraming issues na nawala yung cellphone or iba na ang gumagamit ng number, sir. Paano natin nabigyan ng solution yun? Well, tunay na marami talagang ganyan mga incident kasi nakakatingin na sa amin. So kung ano man dahilan, kaya nawala yung cellphone number or na-block na yung number nila, nagpalit sila ng SIM and so on and so forth, makatatanggap pa rin naman nila. So long as they're in the payroll, matatanggap pa rin nila. Pero medyo matatagalan lang po yung proseso nila.
Yung mga walang mobile number kasi, ang mag-aabuso po sa kanila ngayon ay ang mga lokal na pamahalaan na po. Pupuntahan po sila. Para sabihin sa kanila kung paano at kailan nila pwedeng makuha yung kanilang subsidy. Kung sakali kasi ang ating mga partner, magsasend sila ng text message from GCash, nakalagay doon GCash, kung StarPay, StarPay, PayMaya, nakalagay sa heading nila, message from DSWD, Robinson's Bank, RCBC, Descartes, or Union Bank, Aeon, or DragonPay, or UBIX. So may matatanggap sila mga message yan at sasabihin doon. Kapag hindi nila natanggap yan, for every reason, we will try again through another service provider, most likely StarPay po yan. Pero pagka second attempt, hindi pa rin sila nag-respond doon, hihintayin na po nila yung contact ng LGU. Okay? So, medyo matatagalan lang po talaga ang process. But definitely, they will be receiving yung subsidy most likely through on-site payout na. Okay. So, parang safe to say naman, sir, na walang nakatanggap na hindi naman talaga siya yung regardless kung wala na sa kanya yung number niya. As long as nasa payroll siya. No, sir? Yes. Sa kanya pa rin po matatanggap. Okay, so yun. I'm sure maraming mga kababayan natin ang na-relieve na marinig yun na wala namang ibang makakakuha ng kanilang benepisyo kung talagang sila naman yung nasa payroll natin. Ano, sir? Yes. Opo. Sir, sakali po na may katanungan itong ating mga kababayan tungkol po dun sa pagbibigay natin itong second tranche ng SAP, may mga hotlines po ba tayo na... What? May bibigay sa kanila kung saan sila pwedeng tumawag or mag-inquire? Well, definitely, meron pong mga hotline numbers tayo na pwede nilang kontakin. Pero unang-una po, lalong-lalo na kung magkakaroon lang ng konting discrepancy sa kanilang mga details. Kasi kung minsan doon sa mga na-register, wrong spelling, kagaya niyang nawala yung number, unang-una makipag-unayan kagad sila sa local social welfare and development office. Okay? Dahil baka doon pa lang masasagot na po sa kanila nila yung mga tanong at sila rin naman kasi mag-aayos sa mga detalye nila bago ipapasa sa atin. In case there are other concerns, scheduling so on and so forth, or any other complaints or grievances, they could text our hotline. The number is 7444-37934. Ulitin ko, 7444-37934. Text message lang po ito, especially for smart numbers. Okay? Meron pa ibang numbers, sandali lang. 0908-798-3638. So, primarily po yan kung ang concern nyo is for PayMaya. PayMaya yung naka-assign sa inyo. Yung kanina po mga financial service provider natin, meron po kasi silang assignment na locality. Iba-iba po. Kada bayan, iba-iba. So, kung kayong lugar niya po ang naka-sign for PayMaya, tawagin niyo po yung number niyan. Or kahit anong concern, tawagin niyo yung number niyan. Or may isa pang number, 0905-258-9087. And mostly makikater dyan is StarPay clients. Okay. Sir, ulitin ko lang yung mga numbers natin. That's 7444-37934. Hmm. At tapos sa PayMaya is 0908-798-3638 and 0905-258-9087. Yes. And of course, we would really encourage lahat ng mga concerns. Sana mag-text lang po kayo dahil mas manami po tayong nasasagot pag sa text. Pagtawag po, medyo mo-consume at malilimit. And even if sa text po, masyadong maraming yung load ngayon, mga pakihintay lang po. Maaring hindi po sila makasagot ngayong araw kasi definitely our department naman, our office, is not set up as a call center. So we're assigning staff na para mag-respond and other than their regular work pa rin. So, but definitely may sasagot po naman po sa inyo. If not, kung gusto nyo, pwede kayo mag-post ng message sa aming FB page, DSWD Region 4A. So pwede kayo mag-iwan ng message po doon. Meron din po sasagot po sa inyo. Ayan. Sir Joseph, thank you so much po sa pagbibigay niyo ng oras sa amin na kayo po ay aming makasama at makapanayam dito sa Sulong Calabarzon. Sir, any parting words or message para sa ating mga kababayan na I'm sure na interested dito sa update natin tungkol sa SAP?
Well, definitely, medyo marami rin naman na nakatanggap na, at para dun sa hindi pa nakakatanggap, konting hintay na lang po. Inuunti-unti naman po natin binibigay. Ang inuuna lang po natin at sinisigurado natin mangyari lang ay yung ligtas po, at hindi po kayo magkukumpul-kumpul sa mga outlet po. So, konting pangunawa na lang po, at sana po maintindihan nyo lahat po ang ginagawa ng aming gagawaran, at syempre katulong ang inyong mga lokal na pamahalaan para makarating po itong mga inyong ayuda sa lalong magiging panahon.